Mga kaibigan, kung pagmamasdan natin ang kapaligiran ay mapapansin natin na ang ating mundo ay punong-puno ng mga numero. Matatagpuan natin sila sa halos lahat ng bagay tulad ng pera, plaka, orasan, kalendaryo at marami pang iba. Kaya lang ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi pangkaraniwang numero sapagkat madalas man natin itong makita ay hindi naman natin alam ang tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit natin itong aksidenteng natatagpuan. Kaya naman, halina't sama-sama nating alamin ang misteryosong dahilan kung bakit natin nakikita ang numerong 1111. Totoo kaya ito? O isa lamang hiwaga? Mga kaibigan, naranasan nyo na ba yung bigla kayong napatingin sa inyong orasan o cellphone at nakita nyo na ang oras ay saktong 11:11? May paniniwala na kapag aksidente mong nakita ang numerong to, ay dapat agad-agad kang magsabi ng iyong kahilingan dahil ito ay matutupad. Yung iba ay binabaliwala na lang ang mga ganitong pangyayari dahil hindi naman daw natutupad ang kanilang mga hiling at iniisip nila na baka ito ay nagkataon lang, pero nagkataon pa rin ba ang tawag kung paulit-ulit na natin itong nakikita? Noong unang panahon ay naniniwala sila na sa eksaktong oras na to ay punong-puno raw ng positibong enerhiya ang ating mundo, kaya kung anuman ang hilingin mo ay matutupad. Pero ang tanong ay natutupad nga ba talaga ang mga to? Sa sobrang curious ko sa topic na to ay talagang naglaan ako ng oras para mag-research tungkol dito hanggang may nabasa akong isang teorya na siyang pumukaw sa aking atensyon. Isang psychic na nagngangalang Uri Geller na ipinanganak noong December 20, 1946 ang nagsabi na talagang totoo raw ang 1111 phenomenon. Totoo raw na matutupad anuman ang iyong hilingin sa oras na to, kaya lang may isang taong pilit humahadlang sa ating mga kahilingan. Sinabi niya na ang hinihiling daw ng tao na to tuwing 11:11 ay ang huwag matupad ang lahat ng ating mga hinihiling. Nakakatawa mang isipin, pero take note mga kaibigan, ang teoryang ito ay galing sa isang psychic na noong 1974 ay nagsabi na meron daw siyang kakayahang pagalawin ang mga bagay-bagay gamit ang kanyang isip, at pinatunayan niya ito at pinakita niya ng live sa Thames Television kung saan umani ng samut-saring opinyon at pinagkaguluhan sa buong mundo. Hindi lang yan, dahil sinabi niya rin na ang kanya raw abilidad sa telepathy at psychokinesis ay nagsimula noong siya ay 40 years old sa eksaktong oras din na 11:11. Ngayon mga kaibigan, kung iniisip nyo pa rin nagkataon lang ang mga to, ay gusto kong makinig kayong mabuti sa mga susunod ko pang sasabihin. Sa religion ay makikita pa rin natin ang numerong 11:11 dahil sa isang teorya na nagsasabing ipinanganak si Jesus hindi December 25 kundi September 11. Ang kalkulasyon na to ay ginawa ni Dr. Ernest Martin na gumamit ng mga celestial charts sa bayan ng Bethlehem upang mahulaan ang tunay na kapanganakan ni Kristo. Hindi lang yan, dahil kung bibilangin din natin ang mga letra sa pangalang Jesus Christ ay makikita nating ito ay naglalaman ng 11 letters. Ngayon ay punta naman tayo sa matematika kung saan tinukoy rin ni Uri Geller na kapag minultiply mo ang 11:11 sa kaparehong numerong 11:11, ang magiging resulta nito ay 1-2-3-4-3-2-1. Para sa mga hindi nakakaalam, ang numerong to ay kumakatawan sa pyramid na ang ibig sabihin lang ay ang number 11 ay isang mahalagang bahagi ng matematikal na imprastruktura ng ating mundo. Hindi pa dyan natatapos, dahil alam nyo rin ba na ang petsang September 11 ay ang ika-254 na araw ng taon
At kapag pinagsama-sama natin ang mga numerong to, ang magiging sagot ay 11. Matatagpuan din natin ang number 11 sa sikat na The Twin Towers incident na nangyari din noong September 11, 2001. At ang nakakakilabot pa dito, ang unang eroplanong tumama dun sa building ay ang Flight 11 ng American Airlines na naglalaman ng 11 crew members, 2 piloto at 9 na flight attendant. At yung unang tore, mga kaibigan, ay gumuho sa loob ng 11 segundo. Ang aking mga binanggit ay ilan lamang sa napakaraming kaganapan sa ating mundo na konektado sa number 11. Pero ang tanong ay, bakit nga ba natin ito nakikita? Ayon sa isang spiritual teacher at psychic na si Vincent Jenna, ang 11-11 sa numerology ay itinuturing na the angel's number, na kapag aksidente mo itong nakita, ang ibig sabihin ay may magandang mangyayari sa buhay mo. Isa raw itong mensahe na nagpapahiwatig na kung ikaw ay nasa isang sitwasyon sa iyong buhay at nakita mo ang numerong to, ay ipagpatuloy mo lang kung ano ang iyong ginagawa, dahil ang ibig sabihin ay nasa tamang landas ka. Gayunpaman, mga kaibigan, sa dami ng impormasyong ibinahagi ko sa inyo ay sigurado akong marami pa rin sa atin ang tututol sa paniniwalang to. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video, ay wala naman talagang nakakaalam ng totoo sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw, kaibigan, lagi mo rin bang nakikita ang numerong 11-11? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man, mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga.